Good morning mga kamusta. Ngayon pong umaga na to ay magluluto po na naman tayo dito sa kusina ni Buhay Abroad Vista. Ituturo ko po sa inyo kung yung bago kong recipe na chicken mushroom with courgette. Kumbaga sa atin, ang courgette ay patola. Yan, yun ang lulutuin natin ngayong umaga na to. So mga kabista, bago po tayo mag-umpisa ay papakita ko po muna sa inyo yung mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto. So, unang-unang mga kabisdak, ito po yung ginayat na bawang at saka sibuyas. Hiniwa ko lang siya ng pinong-pino para madali siyang maluto. At ito naman mga kabisdak, ito yung ano yung courgette. Kumbaga sa atin, patola. Wala kasing patola dito sa UK na katulad sa Pilipinas. So, ito yung patola rito. Courgette, yan siya. So, ito naman mga kabisdak, yung mushroom. Ito yung gagamitin natin sa pagluluto. Mushroom. At ito naman mga kabisdak, ito yung chicken, yung manok. Tinanggalan ko siya ng ano ng balat para matanggal yung kolesterol. Kasi maraming kolesterol yung balat. So, yan yung gagamitin natin ngayon. At syempre mga kabistak, ito po ang gagamitin natin ng mga seasoning. Ito yung garlic powder, black ground bell pepper, table salt, at saka yung oyster sauce. Tapos gagamit din tayo ng sesame oil at mantika. Yan. So mga kabistak, bago tayo magluto, magpapainit muna tayo ng mantika sa ating kawali. Tapos isusunod na natin yung mga pangunahing sangkap natin. Igigisa muna natin. Yung mga kabisdak, tingnan nyo na lang kung paano ko lutuin ang chicken mushroom with courgette. Bigyan mo ng leather na jacket kamo. Yan mga kabisdak, bago tayo mag-umpisa, mainit na yung ating kawali. So, ang una natin gagawin mga kabisdak ay ilalagay muna natin itong ating manok. Iprito natin siya muna ng bahagya para siya maluto. Maging brown muna siya bago natin ilagay yung iba nating mga sangkap. Yan, mga kabisdak, tatakpan muna natin siya para maluto-luto siya ng konti. Tapos, after ng mga how many minutes, ibabalik ta rin natin siya para maging golden brown lang muna siya. Yan, mga kabisdak,
after ng 5 minutes, ito babaliktarin na natin ulit. Tapos 5 minutes ulit bago na natin siya baliktarin. Ayan na siya, oh. Ito na yung result niya nung 5 minutes. Ayan. Tuwin rin muna natin yung kapilang side. Bago natin ilagay yung mga sangkap natin. Yan, hintay muna natin ng mga 5 minutes ulit mga kabisdak. So yan mga kabisdak, tapos na yung 5 minutes, baliktarin na natin siya. Yung kabilang side naman natin, babaliktarin na natin yung kabilang side. So yan na siya mga kabisdak, yung side kanina yung 5 minutes. So ngayon, ang gagawin natin ngayon, isa na natin yung sibuyas at saka yung bawang lalagyan natin. Since na yung ano natin kawali, maliit ang nagamit ko, tanggalin ko muna yung ano, yung itong manok natin para maigisa natin yung sibuyas at saka yung bawang. Tanggalin muna natin. Pero kung malaki yung lutuan nyo, pwede nyo ilagay lang muna sa tabi yung manok para makapagkita kayo ng bawang at saka yung sibuya. Tanggalin ko muna mga kamistak para makapagkita ko ng sibuya at bawang. At ngayon, ilalagay natin yung sibuyas muna. Sibuyas muna ang ibigisa natin. So, luto na yung sibuyas natin mga kapisdak. Ilalagay na natin ang bawang. Sharing muna natin ang sa paluto siya. Ayan, luto na yung mga kabisdak yung bawang natin. So ilalagay, babalik natin yung manok natin na tinanggal kanina. Tapos ngayon, magdadagdag tayo ng tubig. Bali, 1/4 cup ng tubig. Takpan lang muna natin mga kamusta. Ah, hindi. Lalagyan muna natin pala itong oyster sauce. Sunod natin yung oyster sauce. Tablespoon na oyster sauce. Natin ilalagay yung sesame oil. Lagyan natin ng sesame oil. Dalawang kutsara. So, bali, 4 na kutsara. Ayan. Bali, 2 sandok. Natin yung pamienta.
bahala na kayo magtansya sa pamienta. Sunod, lagyan natin ng garlic powder. Ito ay pagpadagdag lasa ito. Tapos sunod, lagyan natin ng asin. Tansyahin nyo lang yung asin. Tapos haluin natin. Haluin lang natin ang mabuti. Nakalimutan ko pala kanina na dun sa ano ko sa ingredients, magdadagdag pala at maglalagay pala tayo nito ng konting soy sauce lang. Bali, dalawang kutsara na soy sauce. Pagpadagdag lasa. Ayan. Haluin lang natin konti. Pagkatapos natin haluin mga tabisda, ilalagay na natin yung mushroom. Ang apoy pala natin nasa medyo meat lang. Tapos, nahalo na natin mga kabisda. Isunod na natin ang ating courgette or sa ating patola. Yan, nahalo na natin mga kabisdak ang ating niluluto. So, tatakpan muna natin uli siya ng about 3 to 4 minutes. Tatakpan muna natin. Ayan, so mga kabisdak, tapos na yung 3 to 4 minutes. Ito na siya, haluin muna natin siya ng saklit. Luto na siya. Kung may tatanong nyo pala kanina kung bakit hinuli ko yung courgette, kasi yung courgette ayaw ko siya na maluto siya ng malambot, gusto ko yung medyo crunchy siya, masarap siya pag medyo crunchy. So ngayon mga kabisdak, yan, luto na siya. Ayan na siya, oh. Ayan, yan na yung ano natin, yung chicken mushroom with courgette. Ayan. So ngayon mga bisdak, luto na siya. Ilalagay na natin siya sa serving plate. Ayan na mga kabisdak, luto na yung ano natin, yung chicken mushroom with courgette. Ayan na siya, oh. Yan, umusok-usok pa. Yan ang itsura niya. Ayan mga kabisdak, tapos na yung pagluluto natin sa ating menu ngayong araw na to, yung chicken mushroom with courgette. Sana po may natutunan kayo na ngayong araw na to sa aking menu. Try nyo lang po sa bahay nyo para malaman nyo kung ano yung lasa. So mga kabisdak, maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa ating YouTube channel, Buhay Abroad Bisdak. Sana po lagi niyong subaybayan ang aking channel at salamat sa inyong support din sa aking mga ano, sa aking team sa tunay
tunay na kulay team. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa iba pang team dyan na sumusuport sa akin, maraming salamat din. So mga kabiskap, thank you for watching. God bless us all. I love you all.